Good day everyone. Today tuturuan ko kayo magluto ng isa na namang panibagong recipe na kakaiba. Ito ay healthy and nutritious, kakaiba. Isa na namang out of this world na tinuro sa akin. So, i-share ko din sa inyo para naman mapakinabangan natin yung mga something dyan sa paligid natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na bagong recipe, bagong soup na ituturo ko sa inyo na very healthy siya. Healthy. Alam nyo ba kung ano ito? Ito ay tinatawag na kulites sa atin or kalunay, kulites in Ilocano, or spinach, or in tinatawag nilang amaranth in English. Yan. Yan ang tinatawag nilang amaranth. It is a good source of micronutrients na sinasabi nila. Good source of magnesium, manganese, iron, phosphorus, fiber, and protein. Ang manganese ay kailangan para sa ating brain function. So, maganda siya. And then, kailangan natin ng magnesium para sa ating muscle construction. And then, ang phosphorus naman, kailangan ng ating katawan para sa ating bones health, para maging healthy ang ating mga bone. Contains antioxidant din to dahil meron siyang anti-inflammatory effect. So, kung may namamagasawan natin, pwede siyang ma-reduce. Bulol. And then, rich in fiber siya. So, can reduce weight and high in protein. So, it boosts your appetite. Increase weight loss. So, makakapagpapayat pala to. So, let's try this. Ito yung mga tumutubo lang sa paligid natin dyan sa Pilipinas, alam ko. Ito yun eh. Yan o, may tinik-tinik pa siya. Pero pag maliit pa, di ba, ito yung spinach, pag maliit pa is binubunot natin. Then, pati yung ugat kinakain natin, ayan o. Ang dami niyang thorn. Yan, oh yan. Ang mas healthy dito is yung roots niya. So, lulutuin natin pati yung roots. Yan. And then, ang ating panghalo dito para maging masarap siya, ipapakita ko sa inyo. Ito na, ang kanyang panghalo. Gagawin natin isang long soup. So, ito siya, konting red dates. 6-7 pieces. And then, itong ating tangerine peel. Ito na siya. Ibinabad ko na sa water para lumambot. And kinuskus ko yung loob niya para maalis yung pulp. And then, ang ating pinakasahog. Ito, ang isda. Yan. Kilala nyo ba itong isda na to? Malapad ang ulo. Parang cobra. Kilala nyo yan? Yan siya, oh. Yan. Oh, diba? Very big siya. Parang dalag. Ganyan siya, oh. Parang flat siya, oh. Yan. Yan ang panghalo natin dyan. Gagawin natin yan, ipa-fry muna. And then, ihahalo natin dito sa ating amaranth kalunay kulitis soup. Yan siya. So, turuan ko kayo paano luto. So, ang gagawin natin ngayon, sachap-chapin natin, of course, ang ating amaranth or kulitis. Puno ng kulitis, in short. Yan, tanggalin muna natin itong mga to at nakakatinik siya. Hindi naman ito makakain. Matitinik pa ako nito. Yan. Tanggalin natin yan kasi nakakatinik. Linisan natin. Yung mga old roots lang ang kailangan natin. Diyan ka muna. Yan. Old roots. Old roots. Old stems pala. Hindi old roots. Yan o. Para tayong ng kahoy dito. Yan. O diba? Hindi pwede. Kasi magunat na siya. Yan o. Tanggalin natin yung mga tinik-tinik dyan. At baka matinik pa tayo.
Yan, ganyan lang siya. And then, puputul-putulin lang natin siya ng maliliit. Ganyan. Ganyan lang siya, oh. Ganyan. Yan. Ouch! Yan, sinasabi ko na rin. Kakatinig ka eh. Salbahe ka. O, yan. Ganyan lang siya. Tapos, itong roots na to, syempre, yan ang masustansya dyan, yung roots niya. Nandyan yung mga nutrients na tinatawag nila. So, ayan. Diba? Para tayo titiba ng kahoy dito. Yan, ito ang healthy dyan. O, diba? Parang ginseng. O, diba? Pag Chinese talaga, marami silang alam na nalutuin, na pagkain. Lahat nire-research nila para sa kanilang healthy lifestyle, healthy food. Lahat sa kanila, gusto nila healthy. So, eto na ang ating nakat ng puno ng kulitis. Yan. O, yan na siya. Parang ginseng. Hugasan lang natin yan ng mabuti para maalis ang kanyang mga lupa-lupa or may mga buha-buhangin dyan. Yan. Tapos, iboboil na natin siya. Init na tayo ng kawali at ipiprito natin ang ating fish na pangsahog. Yan. Mainit na. Konti lang para hindi maging oily ang ating fish. Lagyan natin ng konting ginger. Ganyan nag-fry ang mga Chinese. So, ayan. And then, lagay na natin ang ating fish. Ayan. O, ayan. Ganyan lang. Hindi naman natin ito kailangan i-fry ng lutong-luto. Ganyan lang siya. Mag-fry lang siya. Kahit half-cook lang. Para hindi siya masyadong malansa. At mas masarap kasi yung pina-fry yung fish bago ilagay sa soup. Yan kasi ang style ng mga Chinese pag nag-gagawa o nagluluto ng fish soup, pina-fry muna. Lalo na yung mga maliliit na isda, masarap yung gawing soup, i-fry muna and then aalisin mo yung bones. Tapos puro soup lang, napakalinam na napakasarap ng fish soup na ganun. Ayan, balik pa rin natin. O, ayan, ganyan lang siya. Ayan, nagpakulo ako ng isang timbang tubig. Yan. O, diba, ang laki. Parang isang timba, siguro mga 5 litro ng tubig ko. Pagkatapos niyong kumulo, ilalagay lang natin ang ating fish. Yan, fish. Yung pinirito nating fish, ayan o, ayan siya. Ayan siya, unahin natin siyang ilagay. Yan, dapat kumukulo yung tubig. Yan. And then, ang ating tangerine peel at ang ating red dates. Yan, dyan kayo. And then, isusunod naman natin ang ating, amaranth roots. O, yan na siya. Ito na siya. Just put them all together. Yan, ilubog sa tubig. At pakuluan ng hanggang 3 oras. At mamaya, masarap ang lasa niyan. So, ilubog lang natin dyan. Yan, o, diba ang dami? Isang kawa. Isang kaserola. Takpan lang natin yan. And then, hayaan lang natin kumulo ng hanggang 3 oras hanggang ma-reduce siya yung sauce niya. And sumarap na yung lasa niya. So that's it. We'll be back later. Yan, kulong-kulo na siya. Kailangan na nating i-low fire para namang hindi maubos ang ating fire o ang ating gas. At sayang. Yan, naka-low fire siya. So antayin lang natin yan hanggang 2 to 3 hours. After 3 hours of boiling, ready na ang ating kulitis or Chinese spinach root soup or in English, tinatawag nilang amaranth. Ang healthy and nutritious soup. Ready na siya. So, let's taste it. Yeah, tikman na natin. Ready na siya. Taste yummy. Hindi kayo magsisisi sa lasa niya. Healthy and delicious soup. Thank you for watching. Till next time. Bye-bye.